Hello, hello, good afternoon. Isa pong mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapubring mapalad natin. At isa pong panibagong araw, panibagong biyaya, at panibagong vlog po tayo. And of course, panibagong pag-asa po sa ating lahat. Habang buhay po tayo ay may pag-asa po, kaya grind lang mga kapubring mapalad. So, hapon na po rito sa amin sa Pilipinas ay alas 4:30 na po. 4:30 na po ng hapon. Again, magandang hapon sa inyong lahat. Magandang gabi. Magandang umaga. Saan man kayo naroon na bansa, mga kapubring mapalad. So, mayroon namang mga bansa na dito sa Pilipinas, araw doon sa inyo ay gabi. So, good afternoon, good day, good evening, good morning, good tayong lahat. Sa inyong lahat dyan, saan man sa inyo, saan man kayo naroon. So, mga kapubring mapalad, ano lang po ito? Isa lang po itong mabilisang update lang po sa ating araw-araw na buhay. So, actually, mga kapubring mapalad, ano po eh? Dapat naka-schedule po ako ngayon na pupunta ng bukid yung aking kung saan ako lumalaki sa aming barangay Kabadbaran, Sugod Southern Leyte, approximately 10 to 12 kilometers ang layo mula dito sa amin, barangay San Miguel to barangay Kabadbaran. So yun na nga mga kapubring mapalad, schedule ko sana. Naka-ready na po yung bag natin, yung mga gamit natin. At dito na kanina yung kapatid ko, si Dennis. Shout out kay Dennis. Salamat sa very up to date na pagsundo sana. Nandito na siya kanina, mga alas 9 dito na siya. Kaso lang, ang nangyari po mga kapubring mapalad natin ay nakatanggap po tayo ng message mula sa ating boss. Alam nyo na kung sino ang boss ko. At kasi pa dati pa mga ilang araw nag-usap kami about sa aking terapi. Sa kasawiang palad po, mga kapubring mapalad, ay nainto po kasi yung terapi ko kasi nga financial problem po. Mahal naman kasi yung physical therapy. Kaya medyo putol-putol. Kaya nahinto. Advice sa akin ng PT, dapat sana tuloy-tuloy para tuloy-tuloy din yung progress. Gustuhin man natin mga kapubring mapalad, ikaos po tayo sa financial kasi. Kaya nainto, but blessing in disguise, at maraming salamat po. Thank you very much sa aking boss. At nag-inquire po siya about sa ating physical therapy. At maraming salamat at sagot na po niya. Yes, thank you Lord. Sagot na po niya yung ating pag-physical therapy. Maraming salamat boss. Alam niyo mga kapubring mapalad natin dyan, ang problema kasi sa ganitong karamdaman ko or injury ko, kasi may spinal cord injury po kasi tayo, di ba po natin may galaw, may lakad yung ating mga paa, kaya kailangan po ay consistent yung physical therapy, kailangan tuloy-tuloy. Ang problema kasi yun na nga sinasabi ko, financial. Yun ang pinakamalaking hadlang. Kaya nga, ayun, yun ang problema. Karamihan sa atin na may mga ganitong sitwasyon, gustuhon man natin, hindi naman pwedeng tangkihin lang natin yung nag-physical therapy.
kasi profesyon nila yun eh. Tsaka mahirap na trabaho yun. It takes time para makarecover yung isang pasyente. At maraming salamat dahil po ay tumugon po ang aking boss na ipagpatuloy yung aking physical therapy. At kanina nga, mga alas dos ng hapon, pumunta yung physical therapy dito. At tuloy-tuloy na po. At humingi lang po ako ng prayers, dasal sa ating mga kapubring mapalad natin. Na sana tulungan niyo po ako. Pagdasal niyo po na gumaling tayo. Sana ay tuloy-tuloy po ang ating recovery. At sa totoo lang po, mga kapubring mapalad, maganda po ang response ng ating katawan sa ating physical therapy. Kanina po ay nag-steam muscle stimulator po. At napakagandang kapagandang feedback na sinabi ng physical therapy sa atin. Kaya napakalaking blessing po sa akin ngayong araw dahil nag-chat po sa akin yung boss ko na tutulungan po niya tayo sa ating physical therapy. Boss, again, saludo, saludo. Thank you, thank you, thank you. Ko na lang po babanggitin yung pangalan kasi alam nyo na kung sino ang boss ko. At sa inyong pagdarasal, mga kapubring papalad, salamat po. At sana po tuloy-tuloy na to. Dito po tayo sa, kung nakikita nyo, iba na yung background ko. O tingnan nyo, iba na yung background ko. Mamaya i-explain ko. Sandali lang po. Inom muna ako ng tubig. Nauwaw ako at sobrang exciting po ako. Sobrang saya ko ngayong araw na to. Sobra-sobra talaga. Blessing, blessing po. Actually, lahat ng mga araw is blessing. But ngayon ay sobra. Sobra ang blessing na dumating sa akin ngayon. Thank you, thank you, thank you, boss. Thank you. Come back, mga kapubring mapalad. So ito na po yung background ko. Dati kita nyo yung yung banda dito dati is bintana kung saan yung daily view ko. Kita ko bintana pero dito ilan na. May ano na dito, may pader. Ayun oh. Ayun oh. Dito na yung gamit ko. Ito ay daan ko. Yun. Yung hagdana na yan yung papunta sa kwarto nila bunso at ni kuya sa taas sila. Yan, CR namin, oh, nakibukas pa. Yan, ang labas, kusina. Nandito po ako sa kusina namin, sa aming kainan. Ayan. Ito. Ito po yung misa namin. Ayan, rice cooker. Yan. Dito po ako. Ito na po yung magiging daily view ko. Bas muna doon sa bintana. Hindi nyo na makita si Kokong doon na dumadaan kasi nandito na tayo. Saan pa si Kokong? Kokong! Wala si Kokong. Yun ang labas. Hindi lang makita kasi ano, masyadong maliwanag. Nag-reflect yung liwanag. Yan nyo lang mga kapubring mapalad. Doon sa siguro umaga, doon ako magpainit doon banda para makita nyo yung ano. Wala pa yung update yung crop din natin, yung tatanim kami ng gulay, wala pa. Kasi nga, wala pang tao na ano natin, tatanim doon. Kaya, pinding muna, pinding. Ito, dito po tayo. Ayun. Yun, mga
kapobreng mapalad. Ito na po ang ating bagong view araw-araw. Nandito po tayo ngayon sa kusina. Ayan, lumipat po tayo. Kasi po mga kapobreng mapalad ay medyo maluwag po dito sa kusina kasi. Hindi po mahirapan yung physical therapy na mag-ikot-ikot sa ating tatre. Kasi kailangan may space eh. Doon kasi sa dati kong, doon sa kwarto ko, masyadong masikip po. Napakasikip. Kaya nilipat namin yung tatre dito. Ano muna dito muna sa kusina ko habang nagtitirapi. So, yung view natin dati yung sa bintana na ano, lapitan yung bakura namin, ay pass muna tayo doon. Dito muna tayo sa kusina at yung view ko doon sa labas. So, ano lang po to, mabilis ang update lang po ito mga kapubring mapalan. Medyo umulan. Ulan, malakas ang ulan. Tingnan nyo mga kapubring mapalad ang ulan. Yun, ulan. Pwede makita kasi pa sinya ano, yung reflect ng ilaw. Biyok, biyok na tayo ah. Yun, ulan. Welcome back mga kapubring mapalad. So yun lang siguro yung update natin ngayon. Sana nandoon ako sa bukid ngayon. Sayang kasi birthday pa naman ang isang pamangkin ko. Meron silang kunting handaan doon, may palpakuha daw. So, saka halang-halang na bisayang manok. Sayang. Medyo nadismaya ngayon. Sila mama, sila papa. Yung mga kapatid ko doon, nadismaya kasi nga nag-message ako doon na hindi matuloy yung pagpunta ko. Kasi nga, may kailangan tayong gawin dito. Kaya, kasi nga gusto na nila kung pumunta doon eh. Medyo matagal-tagal na kasi hindi ako nakapunta doon sa bukid. Kaya alam ko, miss na nila ako at of course, miss ko rin sila. Hindi naman pwede kasi sila laging pumunta dito sa amin kasi nga, mahal yung pamasahe. Ano yata doon? 100 per tao. Mahal yung pamasahe kasi medyo bukid na yung sa amin, kaya medyo may kamahalan yung pamasahe doon. Kaya yung 100 na pamasahe, bili na lang ng bigas. Ako nga kung pupunta doon sa sakyan ko, mahal, pero okay lang yun kasi nga ano, safety naman po yung mga biyahe. Tayo mong itabunan. So nga, bago ko tapusin tong video na to ay gusto ko lang batiin ng happy birthday si Ninia Flores Pagoyo, ang pamangkin ko nag-birthday ngayon doon sa Barangay Kapadbaran. Happiest birthday to you, Inyang. Magaling mag-TikTok tong si Inyang. Sa lahat ng nagbe-birthday ngayon, happy birthday po sa inyo lahat. Shout out po sa aking kapatid dyan sa Taiwan, Marian Buwe Flores. Ingat po at sa lahat natin mga OFW dyan, ating mga kababayan dyan na dyan sa malalayong lugar, ingat po kayo at laban lang sa buhay. Kailangan tayong
lumaban sa hamon ng buhay para po sa ating pamilya. So, shout out sa lahat, shout out yan sa lahat ng mga tao dyan sa Barangay Kabad Barat, especially sa ni Papa, ang Barangay Captain po doon, si Loriano Flores Senior, at sa lahat ng mga officials dyan. Malapit na po ang eleksyon, kailangan nyo nang magpundo. Kasi ano na eh, yung eleksyon dito sa Pilipinas, pira-pira na. Kung wala kang pira, huwag nang tumakbo, kasi matatalo ka sigurado. Kaya ipon-ipon, kasi malapit na October. Malapit na yung October. So, good luck na lang sa inyong lahat. At dito ko na lang po ito tatapusin mga kapobring mapalad. Bago ko makalimutan, shout out sa aking prinsesa Arjen May Flores. Ate Arjen, enjoy diante at ingat ka lagi sa aking prinsipe. Kasi Kuya Lolong, malapit ka na lumabas dyan Kuya. Stay lang and ingat ka lagi dyan sa aking muchacho nga si Iktoy, ang aming bunso. Tuloy-tuloy lang sa buhay at ingat tayo lagi sa lahat na ating mga kapulong mapalad. Ingat po kayo lahat at bye-bye po, bye-bye. At saludo po ako sa ating mga OFW dyan. Bye-bye. God bless us all and I love you all. Babush.